Siguro nakakita na kayo ng mga sign na face marker, mga bato na ginawang parang mukha ng tao. Ito po ay mga palatandaan ng Yamashita Treasure. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ibabahagi ko sa inyo ang ilan po sa mga kahulugan ng mga ganitong klasing sign markers ng Yamashita Treasure na mukhang tao. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan, na himbag na adlaw ka na kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Pag-uusapan po natin itong face marker, mga batong ginawang parang mga mukha ng tao bilang palatandaan ng Yamashita Treasure. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood. Sa mga subscribers natin, bashers, haters, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pag-suporta, pag-comments sa akin pong mga videos. No? At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo na naman po ay magpapatuloy sa atin pong pagbabahagi ng mga kaunting kaalaman tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas, no? So pag-uusapan po natin itong napakagandang topic na ito, no? Na mga parang mukha ng tao, no? May mga iba't ibang itsura, iba't ibang design ng mga mukha na atin pong makikita na ginawa ng mga Japanese Imperial Army, no? Maging ako mismo, sa sarili ko ay nakakita na ako ng mga design ng mga Japanese Imperial Army at halos ay pari-parihas ang itsura, no? May mga nakangiti, may nakasimangot, may mga duling, no? At mayroong malaki ang matang isa, mayroon naman maliit ang matang isa. At yung bibig nila ay nakangiti. Mayroon naman iba ang bibig ay bilog lang. No, iba't iba po ang makikita nating disenyo ng mga Japanese Imperial Army. Mayroong nakahiga, no? Nakahiga siya. Mayroong nakaharap, no? At mayroon namang nakayuko. Yan po ang ating isa-isahin, no? Na pag-uusapan kung ano po ang mga ibig sabihin nito. So ang ating pag-uusapan ay tumbok, no, direkta doon po sa pinaka meaning ng mga face marker, kung ano nga bang nakalagay sa Yamashita Treasure Code laban tungkol po dito, no, sa sign marker na face, no, para siyang mukha ng tao. So sa ating makikita, no, na katulad po ng video na ating nakikita ng isa po sa ating kababayang Yamashita Treasure Hunter na mukhang tao, no, may mata na nakahiga at yung mata niya ay maliit ang isa at malaki ang isa. At yung isa naman ay yung bibig niya ay pahaba. So dito makikita natin na nakahiga siya at yung mata niya ay nakatagilid, no? At ito nga ay nagsasabing nakaharap siya, no? Ang face kasi ay tumutukoy sa harapan, no? Nasa harapan ang Yamashita Treasure. Kung saan siya nakatingin, saan siya nakaharap, nandoon po ang itinagong sikreto na kayamanan. So kung ang tingin natin nakahiga siya, nakaharap sa gilid, doon po sa kanyang hinaharapan
na kung saan siya nakaharap ay naroon ang target. Yung mata niya ay mahalaga na masundan, posibleng maging aro ang mata. Kapag malaki ang isa, maliit ang isa, ay magiging pointer po yun, pailalim. At kapag ito ay nakahiga, ang ibig sabihin ng nakahiga ay nasa harapan niya na nasa gilid, no? Na nakapailalim, nakapahiga, no? Nakaharap siya sa gilid at nakahiga. Yun po ay nagsasabing posibleng sa ilalim kung saan siya nakaharap ay ilang metro lamang ay nandoon ang itinagong kayamanan. So kapag face marker, tandaan natin na maraming itsura, no? May nakaharap. Yung nakaharap, kung saan siya nakaharap, saan siya nakatingin, nandun po ang Yamashita Treasure. Sa distansya ay marami po ang malalayo, no? Sapagkat ang mga face marker ay tumutukoy po kalimitan sa distansya kapag ito po ay nakatayo, no? Medyo distansya ng kaunti ang Yamashita Treasure. At depende sa mga mata niya. Yung mata niya ay malaking bagay yun. Mayroon kasing mga mata na duling, mayroong diritsu lang. So kapag duling, wala po tayong idea sa duling kasi wala pong nakalagay kasi na ibig sabihin ng duling. So gawa-gawa na lang yung kapag sarili na lang nating interpretasyon yung mga duling. Kasi ang nakalagay talaga sa code, kung saan siya nakaharap, kung saan siya nakatingin, nandoon po ang itinatagong sikretong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So pointer po siya, no? Pointer po siya kung saan siya nakaharap, no? Object pointer, Yamashita Treasure pointer, no? Treasure pointer towards treasure, no? Pointing towards treasure, kumbaga, kung saan siya nakatutok, kung saan siya nakaharap, ay doon ang target, no? Ang mahirap lang ay wala kang makikitang palatandaan, no, sa pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Kasi kung saan yung mga sign markers, no, yun po ay sink, no? Then magdi-drip. At yung drip nila ay mahirap hanapin sapagkat wala silang inilalagay minsan ng mga palatandaan. Kinukubiran nila yun ng mga lupa na hindi napapagkamalan na may drifting tunnel doon. At iniiwanan nila yung treasure mismong sa walang mga marker sign, kalimitan, no? Kadalasang mga nakakuha yun po ang mga kuminto, no? Konti lang yung kuminto natin ang nakakuha ng may mga maraming sign markers mismong sa mga sign markers. Kalimitang mga nagsasabi na nakakuha sila ay medyo distansya, no, sa mga palatandaan. Kasi yung mga kalimitang mga palatandaan ay nagsasabi ng mayroong treasure na nakabaon. Pero hindi ibig sabihin noon na mismong sa mga sign markers. Yung iba ay medyo malalayo, no? Mga alanganing lugar, mga hindi kapanipaniwala na mapagkuhanan ng treasure. Doon nila inilalagay, no? Hidden treasure, no? Hidden Yamashita Treasure. Hindi napapagkamalan. Yun po ang pinaka clue. So, face marker, no? Na nakatagilid, nakaharap, yung kanyang tinutukoy yung harapan, tinitingnan niya, yun ang hahanapan natin. Mayroong 25 meters ang layo, mayroong 30 meters, mayroong 50 meters, mayroong 100 meters, no? At may mga kasama pa yung mga sign sa paligid. At handaan natin na ang mga face marker ay iba't iba ang reaksyon, no? Mayroong tumatawa na nakahiga siya, mayroon na mga nakataob, no? Kapag nakahiga siya, no, ay yun po ang ibig sabihin noon ay kung saan siya nakatingin, no? Kung saan siya nakatingin, paitaas. Ibig sabihin, wala doon ang Yamashita Treasure, no? Yun ay
panlilin lang. Ibig sabihin, nakatingin siya sa itaas, tumatawa, ay posibleng sa paligid, no? Sa unahan, sa sinisikatan ng araw, or sa nilulubugan ng araw, no? Depende po sa mga iba pang sign markers na kanyang kasama sa paligid. So kapag ito ay nakataob, kapag nakita ninyo nakataob ang mga face marker na tumatawa, ay posibleng may giveaway or may mga deposit na kung saan ipinapakuha kung saan siya nakataob, nakaharap, nakatingin ang ulo. Yung tumatawa ay good luck, no? Parang sinasabing may kasiyahan, may makukuha ka na matutuwa ka, masaya ka kapag nakita natin na ito'y nakataob. Pag nakatihaya, ay posibleng nasa paligid, no? Ang Yamashita treasure. Hindi ibig sabihin walang treasure. So, nandyan sa paligid, no? Kapag nakatihaya, kapag nakataob, nakaharap sa Yamashita treasure. Kapag nakatagilid, nakaharap sa Yamashita treasure. Yun nga, ulitin ko. Yung mata. Mayroon kasi nakaharap siya pero sa gilid, no? Sa harapan, pero sa gilid. Mayroong northeast, no? Mayroong southeast. Depende sa pointing ng mata niya, no? Sa tinuturo ng kanyang mata. Pero sa harapan pa rin. No? Kalimitan, nakaharap sa araw. Ang mga face marker, mayroon naman nakaharap sa kanluran. No? Depende sa mga design ng mga Japanese Imperial Army. So magugulang, matatalino po ang mga Japanese Imperial Army pagdating po sa mga ganitong klaseng mga face marker. So ang mga face marker ay tumutukoy nga, no, sa harapan. Harapan, gilid, sa harap, sa gilid, no? At ang mata, 'yon ang lagi nating magiging pointer. Yung mata minsan pikit ang isa lang. So doon siya nakatingin. Kung saan siya nakatingin ay posibleng naroon, no? At yung target nga natin yung mga alanganing lugar, no, mga gilid ng creek, no? Gilid ng kalsada o gilid ng ilog, nandoon 'yan. Mga dinisenyo ng mga hapon, no? Kasi sinusuplayan ng tubig kalimitang mga gold bars o mga ginto na kanila pong naitago. Maliban sa mga jewelries na ilalagay nila sa mga box, no, na nasa loob ng kuweba, mga void space, no, mga loob ng tunnel, mga jewelries, yung mga alahas na kanila pong nalut, mga diamonds na ilalagay po sa mga bato na binilog-bilog, at may iba pa silang mga technique, nilalagay sa loob ng punong kahoy, sa ugat ng punong kahoy. Marami po silang mga estilo, ito pong mga Japanese Imperial Army. So, malinaw na ang face, no? Face marker ay nagsasabing may object, no? Kung saan siya nakaharap. May Yamashita treasure kung saan siya nakatingin, saan siya nakapoint. Kasi siya po ay isang pointer ng Yamashita treasure ayon doon sa libro, no? Isa po siyang Yamashita treasure arrow, no, na kung saan siya nakaharap, kung saan siya nakapwisto at yung mukha niya doon nakatingin ay doon ang target, no. Hindi lang natin alam yung mga distansya. Si walang nakakaalam niyan maliban na lamang atin itong tutuklasin, ating hahanapin, no, kakanalan natin yung lugar, makikita natin yung ilalim, madidiscovery lang natin ito. Sapagkat kaya nga tinatawag na hunting. Hindi na yan magiging hunting kung talagang 100% alam natin. Kaya nga Yamashita treasure hunting, Yamashita treasure hunt. Kasi hinahanap natin, hinahunting natin. Kung alam natin na 100% ay nandoon talaga, ay hindi na hunting yun. Tayo na ang nagbaon noon. So, itong ating mga
ginagawa ay analysis, clue, pag-aaral, kasi hindi tayo ang nagbaon yan. So maraming nagtatanong, alam mo na bakit hindi mo pahuhukayin, no? Hindi natin ito 100% na alam. Subalit ito po ang nakalagay sa libro na atin pong binibigyan din ng analysis para po matuklasan. Kaya nga tayo nag-aaral, pinapag-aralan, ating binabalik-balikan, no? Ating pinagtutulung-tulungan para madiskubre ito pong mga itinagong sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Hindi tayo nagmamagaling, hindi rin tayo magaling, bagkus tayo ay tumutuklas ng mga sikretong itinago ng mga dayuhan dito po sa ating bansa, no? So, yan po. Kung mayroon po kayong idea sa mga iba't ibang itsura ng mga face marker, i-comments nyo yan sa ibaba sa atin pong YouTube channel para po makabigay idea sa atin pong mga kababayang nanonood, nakikinig dito po sa ating discussion sa atin pong topic na mga face markers, no? So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo dito po sa napakagandang topic na atin pong naibahagi sa inyo sa araw po na ito, tungkol po sa mga face marker, mga mukhang tao na mga palatandaan ng Yamashita Treasure. Hanggang sa susunod, no? At sana'y nag-enjoy na naman kayo sa napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap. Diyan yun pa, pangatlong bato na may hole na alalim. Long haul. So guys, ang dano. Yan ang butas. Banda yung isa sa kabila itong punong kahit saka ito banda yung isa, dito yung isa kanos lang, ito yung pangatlong horse. Basta may creek na sa baba. Thank you.
Letter C or D. Who's my dad's anak? Hindi nalang kung under ba yan. Ang paa o ang mohon.